And now, it's time for DJ Rocky's Secret File. Yung taong sobrang mahal mo, pwede kang bitawan kahit kailan, kahit saan. Hi DJ Rocky. It's only now that I realize na we can never really judge how heavy others feel pala. Na tipong pwedeng umabot sa punto na gusto nilang mag-release ng nararamdaman nila sa pamamagitan ng pagbabahagi ng storya nila. And I never thought na aabot ako sa puntong isusulat ko ang storya ko sa'yo. Itago mo ako sa pangalang Paula. I'm from Mindanao. 23 years old. And this is my secret file. At the age of 19, hindi ko akalaing mapapasagot ako ni Christoph. Super bilis ng pangyayari. Akala ko kasi wala pang kami. It was March 8, 2019 nang isurprise niya ako with a letter na may nakasulat na happy first month. Kaya sige, goods. Kami na lang. Although at first, to be honest, hindi ako attracted sa kanya. Pero kaya lang. We were in our first year in college that time. Second sem. Eduk student siya. Engineering student naman ako. Okay naman kami. We shared a lot of happy moments together. Kaya lang, naramdaman ko na parang hindi naman siya gaanong seryoso sa akin. He then told me na hindi niya naman ako priority. Ang priority niya ay ang pag-aaral at ang career niya. I accepted that kasi hindi ko naman talaga siya gusto at first, diba? But as time went by, paunti-unting nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Gusto ko yung ganun ni, yung goal-oriented na tao. Then, we had our fight moments. Selosa ako eh. Hindi ko gets kung bakit same ang treatment niya sa akin at sa ibang babae. Nung nag-away kami, akala ko okay lang na magselos ako. Inaway ko siya, comparing myself to other girls. Kaya lang nagalit siya sa akin. At yun yung pinakaunang beses na nagalit siya sa akin. I discovered kung paano siya magalit. Yun yung time na nakatanggap ako ng masasamang salita galing sa kanya. Hindi ako nag-reply. Wala rin akong natatanggap na message niya. And after that, sige, ako na lang ang unang magme-message sa kanya. Nag-sorry ako ng nag-sorry. Yep. Ako na ang nagpakumbaba. And I didn't see that as a red flag. Nagpatuloy kami sa relationship namin. Nagtutulungan kami financially and academically. Sadly, hindi niya ako matulungan sa ACADS ko kasi engineering student ako.
mahina siya sa math. So, ang parte niya ay i-cheer ako. Kasi sa school namin, uso ang bagsakan. So, aside sa family matters, school is my source of depression. Nakakalugmok. But life must go on. Then March 13, 2020, umuwi ako sa amin kasi pandemya. Umuwi rin siya sa kanila. And we only have Messenger as our means of communication. Medyo mas marami na kaming hindi pagkakaintindihan nung time na yon. Kasi nga LDR. At first, kaya niyang hindi mag-message sa akin ng isang araw. Hanggang naging dalawa, hanggang naging tatlo, hanggang naging isang linggo na hindi siya nagme-message sa akin. Ang hiling ko lang naman sa kanya, huwag lumabas kung hindi naman importante ang lakad kasi bawal. Paano ba naman? Naglalasing, nagba-volleyball, nagba-basketball ng matagal, nagsasabong. Eh, hindi naman makakatulong yun. Para sa kanya naman yung sinasabi ko. Bukod pa ron, sana eh mag-focus na lang siya sa pag-aaral niya. Bantayan ang mga kapatid niya. And I thought na i-encourage ko siya to do things na posibleng makatulong sa kanya. Pero ang pakiramdam niya sa lahat ng mga sinasabi ko, kinokontrol ko siya. Well, bakit di niya lang magets yung punto ko? What I want him to understand is for him to minimize doing unnecessary things. Hindi ko naman sinabi na wag mo nang gawin talaga lahat ng yun. May academic scholarship kasi siya at gusto niyang ma-maintain. Concerned lang naman ako kasi mahal ko siya. Pero kahit na everyday akong nagpapaalala, hindi pa rin siya nakikinig. At ako naman stress sa kanya, to the point na naapektuhan ng pag-aaral ko kasi nga hindi kami okay most of the time. Nakakawala ng gana. Yung isip ko lumilipad kasi baka anong gawin niya sa buhay niya. At dahil nga sa mga hindi namin pagkakaintindihan, before 2020 ends, we both agreed na mag-cool off muna kami. Maintaining our communication. Kampante ako na hindi niya ako papalitan. Kasi nga, lagi niya namang sinasabi sa akin na kahit walang kami, ako pa rin ang mahal niya. Naniwala naman ako. Hanggang sa year 2021. A day after ng birthday niya, bumisita siya sa amin. He faced my parents. Awkward yung na-feel ko nung day na yon kasi parang may iba sa kanya. Tapos naalala ko pa na nanghiram ako ng phone. Nung lumabas kami para kumain, ayaw niya akong pahiramin. Lobat daw. Nagtaka ako kasi kararating lang niya pero lobat na agad siya. Pagkatapos ng day na yon, hindi siya nag-chat o nagparamdam. The next day, nag-message siya ng mahaba. Nag-sorry siya sa akin kasi may nangyari sa kanila nung ex niya, na friend rin niya, na pumunta sa kanila nung birthday niya. And when I saw that message, nanigas ako. Kasi it was the least na inexpect ko na magagawa niya sa akin. And that caused me so much pain. To the point na until early ng 2022, nare-remind ako sa mga nangyari. I felt so unforgiving. Pero hindi ko rin magawang ikalma ang sarili ko kasi aside sa nag-cheat siya, hindi niya ipinaramdam sa akin na talagang sorry siya sa nagawa niya. And then, months passed. Naging kami uli. Binigyan ko siya uli ng pagkakataon. Kasi malaki ang pagmamahal ko sa kanya kumpara sa pagkakamaling nagawa niya. I struggled with my mental health.
Hindi ako makatulog ng maayos. Hanggang sa panaginip, iba't ibang babae ang napapanaginipan ko. Different scenarios. Bottom line, nag-cheat lang si Christoph. But we remained together. Even if ang toxic na, I knew I was still in pain. At hindi pa ako healed. At sa parte niya, he was trying to prove na nagbago na siya. But during those months, I still can't see na priority niya ako. Hindi ko kayang wala siya eh. So I chose to stay with him. Mahal ko siya kahit nambababae siya. Mahal ko siya kahit na pag nagagalit siya, sinasampal niya ako. Mahal ko siya kahit sinusuntok o sinisipa niya ako. Ang baba na ng pagtingin ko sa sarili ko. Bumaba ang confidence level ko. At kitang-kita ko rin na bumaba ang pagmamahal niya sa akin. Pero kahit ganun, naniniwala pa rin ako na mahal niya ako. At sa parte ko, mamahalin ko pa rin siya. It's just that I still need time to heal myself. Hanggang sa graduate siya noong 2022. Ako na lang ang naiwan sa campus. Nung wala na siya sa campus, para na rin niya akong iniwan. It was so unfair kasi sa time na wala pa akong feeling sa kanya, pinafull niya ako. Every time na need ko siya, especially nung ginagamot ko pa yung sarili ko from the trauma and pain na ibinigay niya, he never chose to stay with me and be with me or even understand me. Mas inuna niya pa yung barkada niya, yung mga gusto niya sa buhay. And just before 2022 ended, he broke up with me. Akala ko na pang 1 month or 3 months lang ang binigay niya sa akin na time para mag-heal ako alone. After, babalikan niya ako, pero hindi ganun ang nangyari. Until now, I'm still hoping. Pero tuwing magchat ako sa kanya, ang isinasagot niya sa akin ay hindi niya na ako mahal. Naubos na siya, napagod na siya, kaya wala na siyang maramdamang pagmamahal. Eh paano ako? Ako nga na sobrang sinaktan niya, hindi ako naubos. Hindi ako napagod. Nasaktan lang, oo. Pero hindi ako sumuko. Kahit sobrang hindi kami magkaintindihan, minahal at tinanggap ko siya sa kabila ng lahat ng flaws niya. Paano ako? Iniwan niya lang ng basta-basta. Kasi wala na siyang maramdaman o nararamdaman. Ako nga, nung gasgas na niya ako, hindi ako humintong mahalin siya. Bakit ganun? Bakit basta-basta na lang akong iniwan? Hindi ba sapat lahat ng pagtanggap ko? Lahat ng pagmamahal ko? Mas inuna ko siya kaysa sa mga gusto ko. Binigay ko lahat ng pagmamahal na kaya ko. Kahit ang hirap intindihin, pinilit kong intindihin. Ngayon, wala na. Wala na talaga. Wala siya. Wala na talagang kami. Parang bangungot lang ang lahat. Sana magising na ako sa bangungot na to. Sa lahat ng mga na-experience ko, I realize that we only have ourselves. Yes. During the times of pain and anxiety, diyan natin marirealize na we only have ourselves. Tayo lang ang makatutulong para maayos at mahanap natin ang sarili natin. Love keeps no record of wrongs. Yes, we have to deal with our mistakes. We have to deal with our flaws. But it doesn't mean na iwan na natin ang tao dahil may pagkukulang siya. Hindi naman perpekto ang tao. To love is a choice. And I will always choose to love. Ang maganda ay kahit wala nang kayo,
you can still love the person you love. Hindi kailangan ng label or communication para mahalin ang isang bagay o ang tao. Hindi man ako kasing tapang ng iba. But I'm glad that I've found myself. I'm glad to see the real people in my circle. It's easy to say sorry, and okay lang kapag maraming tao. Pero kung tayo lang mag-isa, ang hirap piliin ang magpakatotoo. Kasi masakit ang katotohanan na yung taong sobrang mahal mo, pwede kang bitiwan kahit kailan, kahit saan. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Paula. At ito ang aking secret file. Thank you.